Ayan guys, dito naman tayo ngayon sa ating munting tahanan. Dito busy-busy tayo guys ngayon dahil ayan yung aming lalagyan ng mga tinapay. Niretukin namin guys. Kumbaga, instead na i-junk shop namin, i-junk shop na sana namin, pero naisipan namin na i-retoke. Medyo luma na. Ngayon, ang gagawin natin ay i-isisi natin yan. Ililihan natin yan para magmukhang bago naman, tapos pinturahan ulit. Ginawa namin guys ay hinati namin para hindi masyadong malaki yung space na masasakop dito. Dahil maliit lang guys yung ating bahay. Kaya dapat na minimize natin yung mga gamit natin na hindi masyadong malaki ang sakop na mauukupa. So, ayan guys. Si Christ Follower TV. Nandyan tayo guys. Nagpipintura tayo. Sana nga matapos natin guys ang paggawa nito para bukas. Iba na naman yung ating gagawin. So, namadali natin ito guys dahil almost 2 months na kami mahigit guys na nakatambay. Wala kaming hanap buhay. Puro palabas yung gastos guys. Wala pumapasok. Kaya hindi balance. Kaya medyo nagmamadali na tayo para makapag-umpisa naman tayo ng ating hanap buhay. So, medyo busy tayo ngayon. Ayan, sana matapos ko yan ngayong maghapon. Mapusisi guys dahil ayun o, ang sisinsin guys ng bakal, ang lapit sa isa't isa. Mahirap isuot yung kamay dyan guys pag nagpipintura. Kaya yan ngayon guys yung ating pinagkakabisihan ngayon. Mura lang kasi guys ngayon yung bakal. Isip ko sana i-junk shop na lang pero nang hinayang ako. Sali, pakinabangan ulit at huwag nang gumawa ulit ng panibago kasi magastos guys talaga. Masakit sa bulsa kung bago na naman tayo. Ayan guys yung tsura ng bahay namin sa harap ng court. Kanina nagkabit ng mga salamin na bintana. Kinabit na nila. Medyo mabusisip pala guys yung pagkabit dyan pero mabilis lang. 4 na bintana alos kinabitan lang nila. Siguro mga mahigit 2 oras lang siguro yung ginagawa nila sa pagkabit. Ayan guys yung ating munting tindahan na ipakabit na natin yung roll up. Ayan naman yung nagkakabit na bintana sa CR para maging komportable naman guys yung ating pagsi-CR. Ayan, yung lababo, kulay itim yung tiles. Sabi ni engineer, ganyan daw yung magandang kulay sa lababo. Ayan si kuya, busy-busy na sa pagkabit ng maliit na bintana sa CR para mag-CR man tayo. Hindi naman tayo makikita yan guys kasi yung salamin na ikinabit yan guys ay yung tinatawag na smoke. Yung malabo. Ayan. Kaya kinakabit na nila guys. Yung sa taas naman, ayan. Sliding yung isang pinto dyan. Wala pang ano yan guys. Wala pang pinto nakahoy. Pinuntahan ko kanina yung furniture, yung gumagawa ng pintuan. Sabi, kakabit yan guys bukas. So, bukas naman, abangan naman natin yung bukas. Ito guys, yung loob ng aming second floor, magulo pa. Tapos marami pang gagawin. Nakapinis pa lang, wala pang pintura. Wala pang dibisyon. Ayan yung sahig, nakinis na pero minabala ko na lang na ipawax na lang guys para makatipid. Pagka mayroong blessing naman tayong dumating, baka sakaling mapalagyan natin ng tiles yan. So, mas maganda. Ayan yung bintana guys sa harap ng court namin. Kaya laging maingay dito sa amin.
dahil malapit kami sa basketball court. Ayan, kung nakikita nyo guys, hindi naman yan malaki, maliit lang yan lugar na yan. Siguro yung nagawa, dahil itong bahay namin guys is 60 square meter. Siguro ang nagawa lang yan guys, mga 40 square meter lang yan. Ayan, sila nakakabit na sila ng pintuan guys, sa sliding pintuan sa labas. Pero wala pang pinto yan guys sa kahoy. Ayan, yung aming mga kapitbahay guys, dito sa aming lugar, medyo talagang sobrang dikit-dikit niya mga bahay dito guys. Halos ang puwang dito is kalsada na lang. Pero ang tao dito ay dikit-dikit na. Ang lugar namin guys ay napakaraming residente. Dito ang umaabot na milyon guys ang butante dito sa aming barangay. Barangay lang ito guys, barangay, pero ito guys ang largest or biggest barangay in the Philippines. Itong lugar namin. From phase 1 hanggang phase 12 ito guys. Kaya medyo ito yung barangay na may pinakamaraming populasyon na umaabot ng milyon. So ayan guys, kinakabit na nila yung bintana doon sa banyo na ipinagpipayin natin na sana matapos na ito. Thankful na thankful ako guys sa ating Panginoon dahil pinagbigyan niya tayo na pahiramin niya tayo guys ng bahay. Ayan. Ayan guys yung aming lababo, kulay itim yung tiles. Ayan yung aming distante guys, pinarito ko ng kaunti. Medyo pinaliitan ko guys ng kaunti. Ayan, nakakasala guys yung iskaparati sa aming tindahan. Ayan, yung isa niyan ay nakapix na. Ayan guys, yung papunta sa taas, papunta sa second floor. Medyo may pintura na dito sa baba, yun yung pinatapos namin sa baba. Pero yung taas guys ay wala pang pintura. Ayan, medyo makinis na pero marami pa yung gagawin doon. Malaki pa guys yung gagastusin. Ayan yung aming CR. Ayan yung pinto ng aming CR. Ayan, sa gilid niyan, nandyan yung laundry. Ayan yung laundry namin guys, yung liit. Ayan, pwede dyan maglaba. Ayan yung labahan namin. And then mayroon kami stock room sa kabila. Ayan, stock room namin guys, maliit. Maliit dito, ganun dito, paliitan dito kasi mahal ang lote dito guys. Ayun, gabi na yung aming pinto sa wali, banig. Ayan guys, banig, para pag wala kaming banig, yan ang gagamitin namin, banig. Ayan, pinalagyan namin guys ng pintuan papasok ng tindahan para hindi lahat ay pwedeng pumasok. Gabi na, gabi na. Dito sa amin ay time check. Alas 7 na ng gabi. Ay, panilim na. Ayan. Nakapix na yan guys. So, aming mga nalagyan ng paninda. Ayan, dyan pwede maglagay ng television.